First time ko pong makarating ng California. Mga salubong sa akin yan. Pero nung ano, napansin ko matamlay, ganyan-ganyan. Mamatay. Yan, update lang mga kaibigan. Nandito na po tayo sa Imus, Cavite. Ayan, mapagpalang araw po mga kaibigan. At dito nga po tayo ngayon sa Cavite mga kaibigan. At na-requestan mo tayo ng tawag dito sapagkat natuklaw po yung aso nila. Sir, umalis nga ako ito. Sir, bahitan po parang ato pa lang. Ay, oo nga. Na, pangalan niyo po? Willie Samson. Pero yung ayan, si Sir ano Willie. Ayan. At yung natuklaw po na aso, parang tamlay na tamlay siya. Ayan. Mga kaibigan. Ito siya. Kawawa naman. Paper. Paper. Ganyan lang siya. Paper. Tapos kanina nagukay dyan. Kaso umigado sa hinukay niya. Tapos nanginginig siya pag tumatayo. Malamang kung natuklaw o naturaan. Pero kitang kita sa video. Yun mga kaibigan, tumlay siya. Paper. Chichi. Paper. Ayun na. Parang yan, pero ngayon matamlay na. Parang namamanhid yung ano niya. Oo nga. Katawan niya mga kaibigan. Tingnan na naman natin. Dito tumayo yung ahas. Tapos pinundod ito. Ayun, nakatali po ito. Nakatali yan. Tsaka behave naman yan, hindi naman yan. Ayun ha. Ilang months na po itong aso niyo? Ilang taon na po? Paper. 2 years. 2 years. Parang may lahi po itong aso nyo. Husky ba to? Husky yan. Ayan, husky po ito mga kaibigan. Kaya lang, hindi naman niya ako kilala. Pero pansin nyo, hindi man lang siya tumayo para batukin ako. Ito hindi na ginalaw. Baka ako, yan, dun. At dito po nakuha na ng CCTV na natuklaw siya ng ahas. Ayan, i-review po natin yung CCTV. At saan po ninyo nakakita ang parte yung ahas? Yan. Dito ho, dito siya pumasok. Actually, nasa sahig siya. Gumanon siya. Dito siya nakaharap yung ahas. Tapos, kumarap sa kanya. Bago siya sinunggaban. Tapos, saan po nagpunta? Hindi na namin nakita. Pero, ano yan eh. Mga 5 a.m. ng umaga. Pasado. 4:53 daw sabi. Alas 4 pasado. Kanina hong alas 4 na madaling araw. Pagpasok ko usually kasi, sumasalubong sa akin yan. Pero, nung ano, napansin ko matamlay, ganyan-ganyan. But, ano pangalan nito? Copper. Copper! Hello! Yan yung mga kaibigan, medyo ginugulo natin siya. Wala. O, oh, diba? Nagugugay siya na kanina. Hindi na, di siya mapakali. Nanginginig siya. Hindi ba ang sandalan? Copper! Papansin nyo mga kaibigan, nagpapatukan na yung sa malalayo. Pero si Copper po, mga kaibigan, tumlay na tumlay siya. Copper! Sobrang arot niyan, pero ngayon hindi ganyan. Yan, sobrang arot niyan. Sobrang arot niyan. Sobrang hyper niyan. Tapos, hyper siya ngayon. Ayan, ganyan. Ganyan sa mga bawang. Pero ako gali talaga yan, sobrang hyper yan. Yep. Sabi ni kayo po yung mayari, ano, si Sir pala yung focus ka lang sa video body pa kayo. So, si Sir yung mayari, sabi niya ay naka-hyper nung aso. Hyper talaga kasi lalo na may ibang tao. Eh, pero ngayon mga kaibigan, hindi ka mukha tayo. Nakakalungkot ano, kasi kahit guluhin mo siya. Yan, di ba? Wala. Sobrang kulit pa naman. Ano po, Copper? Ano? Copper. At saka may ano ho siya, parang nagbubula yung ano niya, laway niyang ano, parang iba. Yung tanda namin siguro mag-itinayo niya sa video mo, ah, diyan yan. Ayan yung katakas. Kasi try mo ilay-ilay yung ano, yung tarot. Alin ho? Yung ulo yan, yan. Dito baka naman ho nandito. Hindi,
Wala oh, ayaw lang yun, ayaw niyan man lang kumalag, mga kaibigan, ayaw kumalag ng aso. Ibig sabihin, meron po siya kiniindang masamang karamdaman, parang ganun. Nakakalungkot, mga kaibigan. Ito po ba yung kanal? Kanal po ito. Oo, na-open na. Siguro, unahin mo natin ito. May bareta po ba kayo? Bareta? Bareta. Meron? Anong buka na? Ito, meron kang bareta. Simula po kaninang umaga, ma'am, nabantayan niyo ba kung saan siya pwedeng pumunta? Mandito lang naman, wala naman. Kanina, mula ka nung umaga, may tao na dito, tinitignan na. Titingnan na naman. Lumabas. Hindi naman kayo, hindi niyo naman inaalisan siya ng tingin. Kanina pa kayo dito, Jet. Malis kasi ako eh. Kasi yung napagawa ko namin sa makakita ng ahas, kumari, bantayan ko sa susuot. Pag sumuotak pa yung punta. Magaling na araw kasi yun eh. Estimation, nang nalaman namin siguro mga alas 7 na. Kasi nag-review lang kami sa CCTV. Umaga. Kaya hindi na namin namalakan. May mga 2 hours, 3 hours na pagdito. Nakita lang namin, ganyan yung aso, sobrang tamlay. Kaya nainsipan mag-review sa CCTV. Yung nag-review sa CCTV, yun nakita namin. Na may ubit akas nga naman. Cobra lang naman ang tumatay. Tsaka may mga ano kasi dito, tawag dito. May mga nakakahuli na dito dati ng mga cobra talaga. Pero maliliit pa. Ano po pala yung nandiyan sa kabila nyo? Oo. Kasi may nasakay ako doon, oh. Ito, may nahuli nga rin sa bahay. Ah, may nahuli na po kayo dati? Yeah. Nakaduyan ako doon sa top harap ng bahay. Oo. Mga kasing lalaki ng ano pa. Oo. Hindi ko naman alam. Ito na lang. Kasi yung anak ko eh, nakaduyan eh. Yung paglabas ko, palapit na sa kanya. Hindi, nagapan ko. Nagapan ko na lang. Patayin kasi hindi nyo nung pwede kamayin yung pagkatuklaw kayo. Pinatay ko na lang. Ano po kasi ngayon, buwan po ng mga paglabas sa mga ahas. Ano po tinatawag na mating season. So nakikita yung dalawang ahas, kasunod po nun mangingitlog pa. Yun nga yung naano ko yun. Kasi tumbahin ko. Butas-butas na yung silalim ng kanina po, saan po nanggagaling itong tubig na lumalabas? Doon yun sa amin, sa ikot. May screen po kayo doon. May screen yun. Ito, kung pwede nyo lagyan ng screen, gawin nyo itong tubig. O kaya itong screen ito. Ah, sige. Papalagyan na yung screen nyo. Opo, para hindi nga labasan ng ahas. Kasi kung may nanggaling pong ahas doon, saan pa po papunta ito? Ito. Dito na yan sa drainage. O, sa drainage. Pag may nanggaling sa drainage, papasok po yung ahas dito, mga kaibigan. Pagpasok po, kasi tabi po sa kumakain, ano? Pagpasok po dito sa drainage, papasok na dun sa kanila yung ahas. At posible makalabas dito. Eh, pwede na kung gawin yung ahas. Pero may duda ako, dyan sa mga kawain na nakatayo na yun. Dito sa mga nakatayo? Kaya hindi ko pa pinapakailaman eh. Pwede po makigiso yun ang aso nyo, makiki... Jeffrey. Alis po muna. Ito. Anong asong yung natural? Alin po, ito po. Ayan, mabait yan. Wala yan. Ano po kasi, baka matumbahan po siya ng kahoy. Kawawa naman. Kasi haluatin po natin yung kahoy. Baka mamaya matumbahan. Thank you.
si ano, parang bong, anong mga. Ako, duda ako doon sa kanila talaga galing yan eh. Doon sa kanila marami yun. Yung po ay patitingin din. Marami, yun ang marami talaga sa lugar nila. Kumbaga kasi dito, linggo-linggo kasi kumakal talaga dito. Mas madami mo tayong mas nahuli dito, mas maganda. Bakit po? Ibig sabihin, mas madami mo tayong makalis na panganib sa kanila. Hmm. Kaya lang, kung isa lang talaga nahuli natin mga kaibigan, hindi kasi nakatali yun, hindi makaisa lang talaga. Pero lahat to, copy na natin, matingnan lang. Dahil pala nilang alagang aso dito mga kaibigan. Dahil po palang tambak dito kuya. Kasama natin. Ayan, napakarami lang tambak dito. Ayan, kaya mga kaibigan, maganda yung ganitong tambak. Asa na po yung may-ari? Ay, yung may-ari po, pasuyo. Basta po na kayo. Nakagda po kayo. May, yung ano po, may mga iba kayong pwedeng paglagyan ng mga tambak nyo, wala na. Talagang dito sa lang. Ngayon, oo. Kasi i-dispatcha na yung mga yan, hinihintay lang namin sa sakyan. Okay, kung hindi po ma-dispatcha, maganda kong gawin ninyo, sir. Gawa kayo ng 1 meter ang taas. Oo. Okay? Pagkagawa nyo ng 1 meter ang taas, ipatong nyo sa taas lahat yung mga gamit. Mm-hmm. Bakit po? Para po pag may pumasok na ahas, kitang-kita nyo po kagad. Oo, yun ang ano. At wala siyang tataguan, sir. Hindi siya umaano sa padera na. Ay, pag 1 meter ho kasi ang taas, wala naman siyang sasamat at para umakyat. Okay, sige. Tama. Oo. Saka yan, didispatch yan namin. Napakadalang po ng nahulihan namin sa taas. Oo. Mas malimit po. Sa ibaba. Kasi ito ho, yun mga pangbaka nga. Yun nga eh. Pero okay na mailalim yun. Sige, dyan na lang siguro kayo, ano, tapos dito ako. Sino pwede kong makatulong dito? Ikaw na lang. Saan pwede ilagay ito, sir? Saan pwede ilagay ito? Para ma-maximize natin ito, ha? Abot-abot si sir. Pero pwede po kayong ano, abot-abot tayo palabas na itong mga gamit. Opo, tapos ano po, pagbabalik po sir, i-alay na natin ito lahat. Gawa na kayo ng 1 meter ang taas. Doon na ninyo ipapatong. Maligay dito. Ay, mga TV pala to. Tapos ko.
south side ka. Nakasama nga pala natin ang Chris Torch, mga kaibigan, siyempre. At ang tropang Cobra, yan. Yung ating malupit na cameraman. Pam, import po mga kaibigan ng tropang Cobra. At saka siyempre yung pong ating kasamahan na nag-train ng Red Cross First Aider, yan. Si Junjun, mga kaibigan. Yan, lima po kaming na nakapasa sa Red Cross. Salamat po sa mga nag-train po sa amin. Lalabas natin muna, tapos i-align po ninyo ng pagbabalik. Tutuko po namin sa inyo yung tamang maganda ho. Kasi kapatid din naman niya kasi kapatid yung kwarto ito. No. Kasi yung bago ba mo na ito. Hindi, tagal na. Tinatag ka ito bago yung kwarto ito. Lagi extension. Chan. Baka nagagawa si sir na, nagagawa po kayo ng mga TV. Kaya may mga nakatamak na TV. Sir ay manggagawa ng TV. Dami naman ng lamok dito. Sarado sa bata. Sir, dito po yung may-ari. Diyan lang po kayo. Ayun po kayo dyan. Abot na wala nito niya. As Jun. Hindi pa kasi nito. Parte yung mga butas-butas ko eh. Dami niyo palang tambak sir pa dito. Maalis na rin yan. Wala, hindi na nakawala niya. Pero ito kasi yung mga tambak na nakababa. Ito kasi nakatayo lang sir yun. Yun nga, hindi. Siya, kung nagigets nyo yung ibig kong sabihin, kaya pinapataas ko itong mga ganito. So, ito na yung limit niyang tinataguan ako. Tulad nito, kailangan mo nakataas. Pero dito, makakalpal ko lang dito. Makakalpal. Kaya lang kaninang umaga nyo lang muna kita yung araw. Sir, ito. Sino yung makita? Meron na kita mo. Ano, God? Ingat mo, ha? Ay, oo. Oh, ang laki. Siyempre. Laki. Ingat lang, ha? Okay. Natutungtungan mo yung mga labs. Okay. Dito, mga kaibigan. Dalhin muna natin yung tambak para mabagsak. Andito po siya sa ilalim. Hindi makita. Baka dyan.
yan sa ilalim ng ano? Ilan sa ilalim? Duda pa nga ako yun, baka hindi lang nag-iisip ka pa yan. Lahat po ito ang uwi natin. So kung may mga mauuli pa tayo, lahat po uwi natin. Ayun oh, sigit mo. Ayun oh, kita. Kita diyan. Dito sa gilid nito. Ayun oh, ayun. Ang laki nga. Ayun. Oh, yan. Ang laki nga. Ayun, yan. Ayun, lumos. Ayun, lumos. Ayun, lumos. Ano, kailangan natin maiangat to ito. Sige, sige. Para, sige na lang. Cobra yan? Ano yan, Philippine cobra? Inilabas po natin doon kagad kasi pag po ito ay nakalpas pa doon, nakapasok sa butas, hirapin na tayong huli agad. Lalagay na po natin, baka makadisgrasya pa. Opo, at ang kakagating po niyang una, itong pinangipit natin. At huwag niyo pong gagayahin kasi pag ginaya niyo, pwede mong tamatayan. Yung pong nagturo sa amin to, 40 years na sa pamuhin. At syempre, kasama natin dito si Kuya. Ha? Ay, ito. Marvin po. Sa bantay bahay lang po ng boy na tubig. Yan. Siya po ay isang barangay police dito sa kanilang barangay. Sa Imus, Cavite. Ito, sir. Imus, Cavite. At lahat po dito ay alungkatin natin para masigurado natin na wala na nakamamatay na. Yan mga tools yan. Wala yan. Sabi pa ito sir, gumagana kaya yata sa bilog niyo. Oo, gumagana yun. Payag yung ano, kinausapan na yung kapare ko. Papasabay niya yung bahay niya para. Okay, dito na lang din. O kaya nga, sabi ko para ma-clear na lang. Isa na lang. Baka bukos ko kayo, may tatawag naman sa kapitbahay. Ayan o, yun tinutukoy kong butas, hindi kaya. Kasi pinagumpay, oo, pinagumpay niyan dito. Pero, butas naman yan, nung nagukay sila rito, kasi hindi lang nagtabo na mabuti. Ang the best nito, sir, pagkatapos namin maghanap, pag wala, tabunan nyo dito. Oo, tatabunan. At actually talagang ano, itutuloy na pagkoconstruct dito. Pag para at least po, kahit may tabo na siyang mabuti, hindi na siya papasukong basta-basta na. Kasi dito, tiwala talaga ako na ngayon lang talaga nagkaroon yan eh. Kasi linggo-linggo talaga nakakalkal ako dyan eh. Wala ko na ano eh. Doon sa kabila, doon ako wala tiwala. Talaga doon meron lagi. Saan po kabila? Yung sinasabi ko sa iyo, kasi may natuklaw.
Yun, yun, malampiyon talaga. Kasi ilalim nila pugaran talaga. Nandun po yung mayari? Oo, oh, nandyan, pare ko. Pang sinusap ko na. Ayun po natuklaw nandyan. Oo, oh, kumisis niya yun eh. Ano po ba ito? Poste na talaga? Poste yan. Dati kasi bako dyan eh. Binoon yan eh. Hindi ko pa natatanggal eh. Ayun sir, para masigurado natin wala dito, kailangan natin siyang bungkalin. Bubong pa rin. Kailangan natin yung bereta. Hanggang baba ito. Ano yung dalawa na, tatlo nating friends? Nandiyan sa labas. Tawagin ko, sir. Papupunta ko na ako yung ano. Habang gahanap kami dito. Buddy! Doon sa may natuklaw na ano, na babae. Yung natuklaw. Yung natuklaw. Pupuntahan na ninyo. Para ma-maximize natin yung oras. Sama-sama kayong tatlo. Doon na lang may iwan dito. Antayin nyo na ako. Diyan lang kasi, sa kabila. Papakalkal pa. Doon daw sa may natuklaw.
ko yung minsan po kasi sumasangat sila sa mga sapatos. Hindi ako nung bata pa ako, susuot ko yung sapatos. Pag suot ko, parang may malambot sa paa. Pag tingin ko body, ala, may nalabas na ahas. Kulay green. Pero naunawaan ko ngayon mga kaibigan kung bakit nabuhay pa ako doon sa kulay green na natungtungan ko sa loob ng sapatos. Ano? Kasi siya po pala yung non-venomous, siya ay green red snake mga kaibigan. Papatay mo yung anak asawa ko.
Ano kasi yon, gabi kong na nangyari sa asawa ko nung pumasok siya ng CR, eh biglang may ahas na kagat ang na nakakagat sa daga. Eh yon, pag siguro natakot yung nagalit yung daga kasi kala agawan, dinagat yung asawa ko sa paa. O, tapos yon, ang ginawa ko first aid sa amin sa probinsya kasi ganun. So sisipsipin yung sugat na kinagatan para maano yung lala, eh, which is mali kasi baka daw ako yun naman yung anuhan ng lala, gawa ng kumisira mga ngipin ko. Tapos ganun, sinabi ko sa doktor na dinala ko sa hospital sa RITM. Ngayon ka nakita niya yung tali niya sa paa. Sabi niya, ba't may ganun? Eh, sabi ko, ano kasi namin sa probinsya yan, traditional namin pag nakakagat ng ahat. Pero mali na naman din daw. Gawa pinagalitan ka? Pinagalitan ako. Na baka daw doon pa magkakos ng ano yung maparalyze yung asawa ko dahil hindi makapunction yung dugo ng maayos kasi nga sinakal ko yung ugat. Ayun, oh, mahigpit. Eh, sawa naman ng Diyos, naging maayos naman, naturukan sila ng venom. Yun naman, aral din naman sa akin yun. Kaya mo siya din ako? Sa RITM. RITM. Kasi dapat sa Manila, eh, medyo malayo na sa ano, ano mong pangalan dito sa... Meron pa doon daw na isa eh. Eh ngayon ka, di, yun naman, sa awa ng Diyos, okay naman na siya. Okay na siya ngayon? Okay na ngayon siya. Tapos, yun na, naging aral ko na lang din sa kanya yung mga ganun. Pag may ahas na ganyan, hindi pala pwedeng ganun. Dapat ugasan lang ng tubig, may sabon doon na malinis, sabay pakalmain. At una sa lahat, huwag iinom ng tubig kasi mas mabilis daw kumalat ang lala pag gano'n kasi mas maano kasi gawa ng tubig. Kaya yung pagtali, bahagya lang? Oo. Pagtali, bahagya na lang pero pwede naman din daw. Kaso mga doktor, di naman naniniwala sa traditional. Kasi iba naman yung pinag-aralan nila eh. May asawa niyo po pala yung natuklaw? Asawa ko yung natuklaw. Pangalan niyo po kuya? Ano, Bong? Bait ang kontra po. Nice to meet you, sir. Panic, siyempre. Alam mo naman, pag kinakagat ng ahas, di ba, may tendency na mamamatay. Ayun, siyempre. Dahil sa nataranta, hindi ko na naisip yung pang sarili ko. Ang ginawa ko, yun, sinipsip ko nga. Eh, kasi yun ang base sa mga lolo ko sa traditional sa probinsya. Yun ang ginawa ko, yun agad ang unang pumasok. Pero hindi ko inisip, yung safety ko rin. Mali pala yun. Kasi parang ang nangyari nun, eh parang okay lang sipsipin nyo kahit ikaw matayin nyo. Oh, yun parang ganun na pumasok. Yun, yun ang parang ganun na nangyari sa akin. Parang ganun yung ano. So sinugalan nyo na lang. Bahala na. Kasi, siyempre, mahirap na rin. Kaya yun ang nangyari. Kaya tayo paano, marami naman tumulong sa amin. Sa mga barangay. Nakuha agad namin ambulansya, din na namin sa RITM. Yun naman, ayos na. Kaya ano rin kami, gawa nung kaya nung yung bahay namin. Inanod talaga namin, binaon namin yung hollow block sabay mga butas, tinakpan talaga namin. Kasi doon nga talaga nagkukos gawa nung na... Dati kasi palayan to. Dati bukid to. Kaya ano, habitat talaga siya. Gawa ng binuldoser. Kumbaga, dinevelop yung lugar na area na to na madamo. Eh wala silang pag... puntahan na, kaya namahay-mahay na siya. Yeah. Doon na sila nanira sa may mga tambak-tambak na mga. Sa mga bahay-bahay na, so, parang nabulabog. Nabulabog sila doon sa kanilang ano, sa bahay nila, sa ano nila. Pagkadaming lamok ba? Dami nga. Ha? Daming lamok nga. Kaya dito sa ganito, ano, malimit yung dinggi.
pinamugaran ng lamok. Hindi lang as mga kaibigan na nagpuga dito. Pati lamok. Ay! Ano, walang ahas. Sumuksak sa paha ko. Kung may ahas to, yari ako, buddy. Wala, buddy. Ha? Yari. Sumuksak sa paha ko. Yeah, pwede natin niya silipin, ano? Silipin. Sabihin mo kayo sir, itong likod, kakota na din natin. Pero ding din mga kaibigan. Pero ding din. Pakinig mo na yung ingay, ano? Ah.
ito na lumutan. Wala. Ayan mga kaibigan, at tapos na nga po tayong maghanap. Lahat po, pinatingnan ni Sir, tinignan na po natin. At nakakuha po tayo ng isa. Sinisikap natin makita yung kadate niya. Baka may kadate, wala na talaga. Isa talaga mga kaibigan. At yun si Sir, baka may mga gusto nyo sabihin. Ayun, pag may nahuli ka, pag may nakita kayong cobra, tawagin mo kagad sila. For safety, mahirap na yung matuklaw bago kayo magpahuli. Ayun, at yung gusto pa pong sumama sa mga sunod po namin review, kung kalimutan yung subscribe sa baba, saka yung bell button. Salamat po sa nakiklik ng like. Siyempre, salamat po sa nagpo-comment ng pagpagod vibes. Mas ginaganaan tayo pag may pagpagod vibes na. Salamat po sa nagsishare ng ating video. Tulad po ni Sir, nila Sir, nakatawag sa atin kasi nakita yung contact natin sa profile at maagap natin silang napuntahan at nauli natin yung nakamamatay na aas. At baka yung mga taga dito na kamag-anak ni Sir may mga gustong batiin. Hi. Yan. Good morning ka, batiin sila mo. Shoutout po. Yan, sila. Yan, anong barangay nga po ito? Buhay na tubig. Buhay na tubig. Imus Cavite. Imus Cavite. Buhay na tubig, Imus Cavite mga kaibigan. Kaya pala yung natuklaw dito buhay mga kaibigan. Yeah. Kasi buhay na tubig. Dito pala ay California. California. California? California West Hills. Ah, mga kaibigan, tayo po pala yan dito sa California. Yan. First time ko pong makarating ng California mga kaibigan. Walang plane ticket. Wala. Ito yung California na walang plane ticket mga kaibigan. California Hills Subdivision dito sa Bacoor, Cavite, Mabuhay, Barangay Mabuhay na Tubig. Buhay na Tubig. Buhay na Tubig. Imus Cavite. Ayun, Buhay na Tubig, Imus Cavite. Yan, ito yung subdivision ng California Hills Subdivision. Yan. All right, sige, paalam na ho tayo. Okay, salamat po sa lahat. Mga kaibigan, malilimutan natin. Lagi natin paalala pag may natuklaw, halimbawa si Sir natuklaw. Eh maganda ay may upuan. Saan po yung pwedeng upuan ni Sir? Dito. Dito. Kanina na doon kanina. Sino po yung natuklaw? Si Sir. Yan. Wag naman, mga kaibigan. Halimbawa si Sir natuklaw po siya dito. Anong ipapanali? Yung pong kanyang suot na damit. Kung jacket, mas maganda. So itatali po yung jacket dito sa bandang taas hanggang dito sa tuhod, bahagya po yung tali. Tapos wag na wag gagalaw. Bakit? Pag gumagalaw po kayo, lalo pong lalakad yung kamandag, kakalat. O, pakisumout mo buddy kasi putol yung ulo ni Sir. Yan, kawawa naman. O, naputol lagad yung ulo. Ayun, at ayun, di wag mong gagalaw, ano? Pag didikitin mo yung dalawang paa ni Sir, tapos bubuhatin na lang po siya, bawal na bawal gumalaw. Bubuhatin sa ambulance, dadalhin mo na kay DM sa Alabang. Huwag na pong kung saan ospital dadaan. Alabang lang po, may anti-venom. Ayun, pagdating ni Sir doon, may malasakit center po. Pwede yung lumapit doon para wala na siyang gagastusin mo siya. Ayun, yun lang po mga kaibigan. Yun lang, napaka-ikli lang po na explanation. Baka malimutan pag hinabaan natin. Ayan.